Kumulog man daw o kumidlat, walang makakahadlang sa pagmamahalan ni Nanat at Pachot. Naku, perfect match daw kasi talaga sila kahit sila ay Becky at Tomboy kasi legit naman daw silang nagmamahalan. Lahat ay kaya nilang suungin at hamakin. Basta walang iwanan at walang sukuan dahil more than lovers, sila daw ay best friends. Eto na ang kilig story ngayong Pride Month. From Cebu City, Mr. ko si Mrs., Mrs. ko si Mr. Totoo ba ang kasabihan na the more you hate, the more you love? O mas mabisa ang opposites attract? Well, sa kaso ng mag-BFF at sangang dikit na si Nat at Pacho, mukhang parehong effective sa kanila ang kapwa ideya. Pero iba ang twist nitong dalawa ha, dahil si Nat hindi brusko, kundi rampadora ang pag-aura. At si Pacho naman, hindi binibini, kundi macho na lesbiana. Gulat kayo, no? But wait, ito pang mas nakakagulat. Silang dalawa, legit na mag-asawa. Rumble, di ba? Mister si Mrs., Mrs. si Mister. Ang tanong, anyari? Curious ang Rated Corina team sa Kilig Rumble na ito sa Queen City of the South. Kaya sa tulong ng Air Asia, ligtas kaming lumipad mula Metro Manila papuntang Cebu. Hassle-free ang aming naging flight. Bukod pa rito, mabilis at walang delay ang aming naging biyahe. Una na naming pinuntahan ang mga pasilyo at kalye dito sa Barangay Quiot, Cebu City na saksi sa pagmamahalan ni Nat at Pacho o mas kilala sa love team na Nacho. Maging ang kanilang mga kapitbahay, living proof din sa kanilang nakakawindang na love story. Walang mainom sa isa't isa yung Beggy tsaka Tibo. Gulat na lang kami, sila na pala. Bago pa man daw magka-developan ang dalawa, 5 taon silang magkabarkada. Ang isa't isa ang naging sandalan tuwing may problemang dumarating. Hanggang sa pagdating ng coronavirus na nakamamatay, noon mas lalo silang naging sangang dikit at solid na magtropa. Pero dito na rin unti-unting nagbago ang friendship ng dalawa. Ang mag-best friends na Becky at Tomboy na parehong na-fall sa isa't isa sa kasagsaga ng pandemya. From partners in crime to lovers in lockdown. Pandemic pala ang dahilan kung paano kayo nagka-developan. Tama ba? Yes po. Ilang taon na ba kayong magkasama? 4 years. So nagkakilala kayo bago mag-pandemic. Okay, pagkatapos ang balita ko, ikaw pa daw, Nat, ang nanligaw kay Pacho. Opo, ma'am. Si Nat pa raw ang unang umami ng feelings kay Pacho. Sa mga mata ni Nat, ang Prince Charming niya, si Pacho. Pero si Pacho, nagpakipot pa at hindi agad sinagot si Nat. Dahil ang gusto ni Pacho, bilang pusong lalaki, ay siya raw dapat ang manligaw at unang magparamdam. Paano naliligaw ang isang bading sa isang tomboy? Ay, hindi po siya kanang ano, like literal na naliligaw. Like, nag-confess lang ako sa kanya na gusto ko siya. Nung nililigawan mo siya, ganyan na itsura mo, haba na ng hair mo. Yes po. Naka-makeup? Oo. Naka-makeup? Ganun ba yun? Pero hinintay mo muna siyang maging 18 years old. Pero hindi po umabot sa 18. Sabi niya na okay na hindi na mag-umabot, at least man lang na January na. Pero love wins. 2019, naging official lovebirds na ang dalawa. Kakaiba ang naging dynamics ng relasyon ng Nacho. Dahil kahit na kun todo aura ang peg ni Nat, siya pa rin ang gumagawa ng mga mabibigat na gawaing bahay. Nagpapakalalaki para hindi mahirapan ang kanyang mahal na si Pacho. Nandiyang mag-igib siya ng tubig at magkonstruksyon ng bahay nila. Habang si Pacho, kahit na pamacho ang galawan, ang toka niya ay gawaing bahay. Naglalampaso, nagwawalis,
at kumukuha ng mga sinampay. Wala sa isip mo na siya ay aktwal na babae. Ay, alam ko na tomboy siya. Ikaw rin, ang tingin mo sa kanya, babae. Okay, lilinawin lang natin. Pinanganak kang lalaki, pinanganak kang babae. Ano man ang sabi ng parents nyo? Ang dami daw tumaas ng kilay. Sa parents namin, wala namang problema. Feel lang din sa ibang tao. Yung hindi pa nila na-adapt sa sarili nila na merong ganitong pangyayari. Ang pagbubuntis ni Pacho ang pinag-usapan at pinagkaguluhan ng mga netizens. Nag-viral ang maternity photoshoot nila. Ang naka-full makeup na si Nat ang siyang naging mister. At ang naka-coat at boy cut na si Pacho ang naging misis. Ano ang pinakamasakit na narinig mo? Bakit nung isa iba kay pumapatro kasi sa tomboy, di ba lalaki yan naman? Oh, yun kasi yung normal na nalalaman ng mga tao is bakla ka, sa lalaki ka pumapatol. Tomboy ka sa babae. Pero bakit, anong nangyari sa amin? Bakit may ganito yung sitwasyon na nagkaganap? Ayun. Then, sabi nila, salot daw. Salot. Ganyan. Salot? Mm-mm. So, hindi nyo lang pinapansin? Hindi. Hindi nyo lang pinakikinin. Sa mga pasilyo at eskinita ng Barangay Kiyot, dito sa Cebu City nabuo ang kakaibang pagmamahalan ni na Pacho at Nat. Sabihin man ng iba na hindi katanggap-tanggap ang kanilang relasyon ay walang pakialam. Ang tinatawag na bakla at tomboy. Hindi pinapansin ng kanilang mga bashers. In fact, gusto pa nilang i-level up ang kanilang pagmamahalan dito mismo sa Cebu at magpakasal pa. Anong sikreto? Pagka kaya binabash, nababash din kayo online? Opo. Oh, yung nag-viral. Nag-viral po kami. Marami kasi nag-comment eh. Nagbabiral po kami dati. Hindi lang namin pinapansin. Hindi namin binabasa na lang. Ah, hindi nyo binabasa? Oh, oh. Pwede i-block ha? Oo. Oh, ay, hindi. Bahala sila. Siya nagbabasa siya. Sa ko minsan na walang nahiya ako sa sarili ko pero laban lang yun. Si Nat at Pacho, Becky at Tomboy, pero best couple. Ang kanilang nakakakilig at nakakawindang na kwento ng pag-ibig, malalaman na. Lahat ng yan, susunod na sa pagbabalik ng Rated Corina. A Love to Lash, real clinical trial from the United States. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, A Love to Lash. Ang pagbubuntis ni Pacho ang pinag-usapan at pinagkaguluhan ng mga netizens. Nag-viral ang maternity photoshoot nila. Ang naka-full makeup na si Nat ang siyang naging mister. At ang naka-coat at boy cut na si Pacho ang naging misis. Ngayon, malapit nang mag 1-year-old ang kanilang baby na siya ring magiging ring-bearer sa inaabangang kasalan ni Nat at Pacho. At kahit na marami pa rin ang mapanghusgang mga mata na patuloy na bumabatiko sa kanila, matapang nilang haharapin ang mga bashers. Pero sa iba namang nakakaunawa, inspirasyon pa nga sila. Hands-on parents din ang dalawa pagdating sa kanilang baby Akio. Gusto na nilang lumaki si baby dahil excited na sila sa wedding day nila. Nung nalaman mong buntis ka na, anong pumasok sa isip mo? Nakaplano ba yon? Hindi po. Na-shock lang po ako. Doon, sinabi ko sa kuya ko, kuya, meron ako po sasabihin sa iyo. Ganyan. Buntis ako. Lahat sila na-shock sa akin, pero okay naman, support naman sila. Pinlano mo ba yon? Hindi siguro pinlano mo, no? Gusto ko pong magkaanak, pero hindi po. Dapat yun mangyari pa, dapat. Like, what I mean is, gusto ko, pero hindi pa ready. Ayun. Pero kung nalaman mo na bunti siya, paano? Anong reaction mo? Wala, nagulat lang rin. Oo, naghanap na ng trabaho. Marami mang tumaas ang kilay sa relasyon na mayroon sila. Suportado pa rin sila ng kanilang pamilya. Kumusta ang pamilya? Ngayon ay 7 months na. Yes, ngayong araw. Ngayong araw! No. Paano niyo ipapaliwanag sa anak ninyo ang inyong relasyon? Anong tawag sa'yo? Mama na lang po. Mama? Kung anong gusto niya. Ikaw? Papa. Okay sa'yo, Papa. Mm-hmm. Mahirap nga,
pwede bang hiramin? How cute naman, Prince Okey. Oo. Oo. Naglalakad na ba? Hindi pa po. Ay, tumatalon-talon. Itong batang ito, ang bunga ng tunay na pagmamahalan. Naks naman, di ba? Nabinyaga na ba ito? Opo. Tapos na po. Ano ba ang tinitingnan niya yung ilaw? Okay. Ano ang pangarap nyo para kay Prince Akio? Ayan. O sige, ibulong nyo sa kanya. Ano ang pangarap niyo sa kanya? Ito na. Ano po, yung makapagtapos ng pag-aral at maging mabuti na. Mapagmahal. May takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Ngayong huling linggo ng Pride Month, ang kwento ng True to Life Love Team na Nacho, ang best example na love wins at dapat pantay-pantay ang bawat tao sa karapatan, lalo na kung pagmamahal ang pag-uusapan. Paglalaban talaga ninyo ang inyong relasyon. Opo. Ano ang masasabi ninyo sa mga patuloy na nanguhusga sa inyong relasyon? Wala na kami paki sa kanila. O sige, so sa lahat ng mga nagtataka, at medyo may talinhaga pa rin sa isipan. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pag-ibig o pagmamahal na considering yung inyong mga kasarian? Sa akin po, yung pagmamahal is totoo, wala po talagang pinipiling gender. Pero depende na sa inyo kung paano nyo i-handle yung sitwasyon. Kung para sa amin, kinakaya naman. Kinakaya. Ay, ikaw naman, anong natutunan mo sa sarili mo? Yun po. Magmahalin mo namin yung isa't isa. Wala na kami paki kung anong binabas nila. Ano lang po. Cheers sa inyo, Nat at Pacho. Cheers sa lahat ng nagmamahal at minamahal. Cheers sa lahat ng kababayan nating miyembro ng LGBTQIA+ community. Ngayong 2023, sabay-sabay nating tapusin ang hashtag gender role sa buong Pilipinas. Happy Pride Month! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!